Umabot na sa mahigit 5 piso kada litro ang ibinawa sa presyo ng produktong petrolyo simula na mag-rollback ito sa 5 magkakasunod na linggo. Kontento naman kaya dito ang mga tsuper at motorista sa iba't ibang bahagi ng bansa? Alamin sa report na ito. Sa 5 magkakasunod na linggo, nagpatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Kaya sinamantala ng mga motorista ang big-time rollback na umabot sa halos 3 piso kada litro. Simula kahapon, 2 pesos and 40 centavos ang ibinaba sa presyo sa kada litro ng gasolina, 2 pesos and 65 centavos per liter sa presyo ng diesel, at 2 pesos and 70 centavos sa bawat litro ng kerosene. Bagay na ikinatuwa ng karamihan sa mga POJ drivers sa bansa. Mabuti naman, okay, maganda kung bumaba kasi yan ang mahirap sa mga nakakarga dito, mataas eh. Kaya mahirap sa bulsa. Pero kahit ilang linggo nang may rollback, aasikasuhin pa din daw ng LTFRB ang petisyon ng mga transport group ukol sa taas pasahe. Alam natin na meron pong petisyon ang grupo, samahan ng mga operators doon sa central office para sa taas pasahe na hindi naman na-absyonan bagkos ay nagkaroon pa ng agarang lunas. Ikinatuwa naman ng mga motorista sa Camarines Sur ang big-time rollback. Ayon sa ilang pumapasadang tsuper, apektado na ang kanilang hanap buhay dahil sa mataas na presyo ng petrolyo, lalo na nito mga nakarang buwan kung saan limitado pa rin ang pasaherong kanilang naisasakay dahil sa pinatutupad na health protocols. Ngunit sa kabila ng rollback, umaasa pa rin ang ilang driver na maibibigay sa kanila ang ipinangakong financial assistance ng LTFRB. Ayos na po galing mo sa muya, ta nagbababa na. Kaya maray-ray na po. Sa panahon ngayong pandemic, parang kulang pa din yung ano. Kasi po, ang hirap ng buhay ngayon eh. Ang hirap kumita ng pera. Medyo nakakatulong na din sa amin. May tuturing naman ang early Christmas gift ng ilang tsuper sa Iloilo City ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kanila, ang may ipon nila na pambili sana ng gasolina ay malaking tulong para sa dagdag na budget ng pamilya. Sang ligad to, dako, manang saka. Pero sa buong loo, okay gawa. Ito maka may lang kita. Ngayon gede, lugang-lugang pa sa budget. Sa Cebu, inamin ang mga taxi driver na naramdaman nila ang rollback ng presyo ng langis. Pero nais nila na hindi na sana tataas pa ang presyo nito dahil nagmahal na rin ang kanilang renta sa taxi. Itong si Danilo Halop, 22 taon nang nagtatrabaho bilang taxi driver. Ayon sa kanya, simula ng pandemya, pahirapan na ang paghahanap ng mga pasahero. Kaya pasalamat na nila na may rollback nitong buwan ng Pasko. Taba na gamay resad. Kaya ng abang, malmahal sa gabang. Sa Davao City, bagamat natuwa ang ilang motorista, may ilan pa ding nagsasabing mahal pa rin ang presyo ng produktong petrolyo. Tulad na lang ng jeepney driver na si Benji, na ang kita umano sa pamamasada, hindi pa nga daw sapat sa pagpapaaral sa tatlong anak na mamahalan pa din sa presyo ng petrolyo kung ikukumpara noong nasa 40 pesos lang ang kada litro. Medyo mahal gamay, ma'am. Kasi pag ginawad ng tanim mo. Mayroon naman, magbaba ng gamay ba? Para malipa yun daw ba? Ang tricycle driver na si Virgil, magtitipid na lang daw para mapagkasya ang kita sa kanya mga pangangailangan dahil mahal pa din daw ang presyo ng petrolyo. Maura kaya po naman, minga po ang pasero. Eh, dati, ang mahal. Dati kay naaraman sa 46. Karon pila na? 52, ma'am. 52.65. Ayon sa Department of Energy, ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay bunsod ng mataas na supply ng langis sa world market. Posible din na magpatupad ng oil price rollback hanggang sa Enero ng susunod na taon. May posibilidad na bumabalik na kasi yung regular economic activities ng mga bansa, so tumataas na yung pangangailangan natin sa petroleum products. Sa ngayon, maganda yung supply natin. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV.